Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga ating at sa lahat ng aking subscribers at followers. Maraming salamat po sa inyong suporta palagi mga ating. Linggo nga po pala ngayon mga ating, araw po ng pagliligpit at paglilinis ko. Inagahan ko na nga po pala mga ating ang paglilinis habang tulog pa ang mga anak ko para malinis ko rin ang kanilang mga lamesa. Tuwing Linggo nga lang po ako nakakapaglinis ng maayos mga ating, kasi pag may pasok po yung mga anak ko, mabilisang walis-walis lang po ako mga ating. Kaya naman ngayon, kinalkal at nilinisan, pinunasan ko po talaga mga ating lahat kasi ramdam ko pong maalikabok na at bahing ako ng bahing. Ang sabi nga po nila, mahirap daw po ang gawain ng isang nanay. Pero bilang isang ilaw ng tahanan, ito po talaga ang ating gawain, di ba? Araw-araw, ito po ang ating obligasyon sa ating pamilya, lalo na sa ating asawa at ating mga anak. Ang laging maayos ang ating tahanan at malinis. Dahil ang ating padre di pamilya ang naghahanap buhay para sa ating pamilya. Kaya kailangan, bago sila umuwi sa bahay, malinis at maaliwalas para naman mabawasan ang kanilang pagod sa pagtatrabaho buong maghapon. Lalo na ang partner ko, mga ating, magdamagan po siyang namamasada. Kaya pala hindi nila mahanap yung kanilang mga gamit sa school kasi nagrambol-rambol na talaga ito ditong mga nakapatong. Ang sabi ko po kasi sa kanila mga ating, sa mga anak ko, kung saan nila kinuha doon nila ibalik, pero hindi po talaga yan nagagawa. Kaya ang nanay ang to the rescue para maligpit at maayos ulit ang kanilang mga gamit. Pero minsan naman mga ating, nauutusan ko rin ang mga anak kong magligpit. Kaso lang pag marami po talagang gawain at assignments sa school, hindi na po sila nakakatulong sa akin sa mga gawaing bahay. Kaya ako po talaga lahat ang gumagawa. Nagtataka ako dito mga ating sa keyboard ng anak ko at tila na may tanggal na naman ang mga numbers ng pindutan. Malamang sira na naman to. So ayan mga ating, tapos na ako dun sa taas. Yung dalawang yan, tsaka yung sa baba, hindi ko po yan gagalawin kasi gamit yan ng anak ko sa kanyang Shopee store. Gumagawa po siya mga ating ng mga beads, bracelet, and necklace. Sa mga mahilig po sa beads, bracelet, and necklace, pwede nyo pong bisitahin ang Shopee store ng anak ko. Cyriel, Jewel po ang kanyang store. At ito nga, nagising na rin yung aking cute na puppy. Ayan, ang kulit. Sabi ko umalis siya at naglilinis ako. Ayan, nangungulit nga siya mga ating. Ayan. Nagmamadali na nga ako rito mga ating sa pagwawalis ko. Gawa ng inabot na rin ako ng 7:30 sa aking pagliligpit. So ayan, pati itong mga lagayan ng mga pabango namin dito. Nako, ewan ko na lang at bakit lahat. Nagrambol-rambol na talaga ito, oy. Maliit na nga ang aming inuupa ang bahay mga ating at ganito pa kakalat ang mga anak ko. Naku po, pag hindi mo talaga sinundan ako, ewan na lang. Nagpupunas na nga ako mga ating kasi gising na nga po ang aking mga anak. So ayan, tingnan nyo naman, malinis, diba? Sarap sa pakiramdam. Ayan, thank you for watching mga ating. Bye-bye!